si Colonel Bonifacio Bosita, retired. No po, retired na po ako sa PNP. Graduate po ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering noong 1988. Pero dahil mahilig po tayo sa public service at pumasok po ako sa military, Philippine Constabulary. Ang Philippine Constabulary po ay isa sa mga branches ng Armed Forces of the Philippines. Makalipas po ang ilang taon, ito po ay nag-dissolve at nabuo po ang Philippine National Police. Marami po akong naging assignment sa PNP, pero pinakamaganda po na maituturing ko na magandang assignment noong ako po ay natalaga sa PNP Highway Patrol Group. Simula po noong ako ay na-assign sa PNP Highway Patrol Group noong 2006, nagbibigay na po ako ng libreng seminar sa mga motorista. Ito po ay voluntarily na ginagawa natin. Kung every weekends ay magkakandak ako ng seminar, mas maganda na mas marami ang participants. Kaya po noong 2016 ay binuo ko po itong Rider Safety Advocates of the Philippines. At nang mabuo ko ito, nakakapagsagawa kami ng mga seminar sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Nakalculate ko na kahit 20 years pa ako magkandang ng seminar, linggo-linggo, ay hindi ito sapat base sa bilang ng mga namamatay sa pagmomotorsiklo particular. Kaya na-realize ko na mas magiging mabuti siguro kung magamit natin itong social media. Kaya kung mapapansin ninyo, noong 2019, no, para mas ma-enhance natin yung ating advokasya at maiparating sa ating mga kababayan, particular sa mga motorcycle riders nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, minabuti ko na i-upload sa social media itong aking mga ginagawa. Paano yun? Siguro napansin ninyo, most of the time, ay may mga sinisita ako at pinangangaralan. Para sa ganitong pamamaraan, kung mapapanood ito ng ibang mga motorista, malalaman nila na marirealize nila na kapag sila hinamatay, talagang kawaawa ang kanilang pamilya. Meaning, alam naman nila na napakalaga ng tatay at nanay sa pamilya. Pero marami sa mga kapatid nating motorista nakakalimot. Kaya yun, ginagawa natin ang paninita at pinangangaralan natin ang ating mga kapatid na riders na may paglabag at kung saan ay nalalagay sa peligro ang kanilang buhay. At paulit-ulit ko nga sinasabi na sa bawat aksidente at disgrasya, naiwanang pamilya ang higit na biktima, lalo na ang mga batang naulila. Dito sa mga ina-upload ko sa social media, siyempre, hindi naman lahat natutuwa dito. May mga nagagalit din, no? May mga nagkokomento pa nga, bakit daw kailangan akong manita at hindi hinuhuli o hindi tinitikitan itong mga may paglabag. Hindi po natin ito, noong ako po ay nasa active service pa, yung aking mga nasisita ay hindi ko tinitikitan. Unang-una po ay hindi tama at hindi naman maganda na bilang official ng PNP ay gagampanan ko yung tungkulin ng mga patrolman na ako pa ang maninikit. Magiging katawa-tawa naman ang PNP kung yun ay gagawin ko. At ang mga ito ay sinisita at pinapangaralan ko lamang para maisip nila o ma-realize nila na hindi nila pwedeng baliwalay ng kanilang kaligtasan sa pagmomotorsiklo. Dahil katulad ng lagi kong sinasabi, na napakalaga ng tatay at nanay sa bawat pamilya para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. So, para sa kanaman ng iba, dalawa ang pangunahing advokasya ng RSAP. Una, itaguyod ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders sa pagmomotorsiklo. Ikalawa, itaguyod ang kaligtasan ng ating mga kapatid na riders laban dito sa mga tiwali at mga abusado na tagapagpatupad ng batas.
At kung mapapansin naman ninyo, kapag may humihingi ng tulong sa akin at ating inaaksyonan, hindi natin ipinapakita ang mukha at pangalan ng pulis o ng enforcer na sangkot dito sa issue o sa problema na aking inaaksyonan. Ang intention ko lamang nito, kaya ko ina-upload sa social media, ay para magsilbing aral sa ating mga kapatid na riders at ng iba pang mga motorista para malaman nila ano ba yung tama at mali na ginagawa ng ating mga kapatid na pulis o ng traffic enforcers. Yun lamang yung intention ko. Kapag may tumatawag po sa akin at humihingi ng tulong, kung nakikita ko naman na sila ay talagang may paglabag at tama ang ginawa ng pulis na panghuhuli sa kanila, ang ipinapayo ko na lamang ay bayaran ng multa at magbago na. Ang ipinagtatanggol ko lamang po ay yung alam na alam ko na talagang may paglabag pero mali ang ginawa na panghuhuli o pagpapataw ng multa sa kanila. Yan po ay totoo. At yung pong sinasabi ng iba na mahilig akong umarbor, no? O mag-arbor ng motorista na may paglabag, yung po ay isang malaking kasinungalingan dahil hindi naman po sila makakapaglabas ng patotoo na ako ay mahilig umarbor. Dahil kung ito po ay gagawin ko, hindi naman po magiging matagumpay ang ating advokasya. Siguro po yung nagsasabi na mahilig akong umarbor ay hindi po nila naiintindihan ang kanila sinasabi, dahil pag sinabi pong arbor, tama ang huli ng pulis, pero pumapadrino ako in favor of the rider or the violator. Hindi ko naman po ginagawa yon. Tinitiyak ko po na kapag ipinagtanggol ko po ang motorista, siya po ay tama at nasa katwiran, alinsunod sa sinasabi ng batas. May mga pagkakataon lamang po na may paglabag yung rider o ang motorista, pero hindi po ito sapat na dahilan para sila ay maabuso. Kaya po ako, kapag ka po ipinagtatanggol ko ang rider o ang iba pang mga motorista, tinitiyak ko po na ito ay alinsunod sa batas. Sa mga kapatid po nating riders at iba pang mga motorista, gusto ko lamang pong ipaalala sa inyo na lagi po tayong mag-iingat sa pagmamaneho. Dahil katulad po ng paulit-ulit ko sinasabi, sa bawat aksidente at disgrasya, naiwan ang pamilya ang higit na biktima, lalo na po ang mga batang naulila. Kaugnay nito, hinihiling ko rin po sa inyo na patuloy po ninyong suportahan itong ating advokasya. Ito po ay hindi para sa akin, hindi para sa ARSAP, kundi ito po ay para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Dahil kung patuloy po na maraming bata ang mauulila, tiyak na tiyak po natatas ang krimen sa ating bansa sa darating na mga panahon. Sa lahat po ng sumusuporta at nakikisa sa ating advokasya, maraming salamat po sa inyong lahat. Basta tama, kampi-kampi po tayo.